Kamusta mga kaprombi? Ang inyong probinsyanong guro, nagbabalik para sa panibago na namang video. Ngayon nga mga kaprombi, tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng graduation picture para sa mga kindergarten o para sa mga grade 6, no? Perfect ito pang elementary, lalong-lalo na sa mga public schools kasi nga hindi sila gumagamit ng toga or ilan sa kanila, no? Pero sa mga pampribadong paaralan, gumagamit sila ng mga toga. Ngayon, mas madali lang para sa atin maski kahit since hindi tayo makapag-picture ngayon sa kanila face-to-face, mahirap talagang mag-conduct, no? Pwede tayong magpa-send ng pictures sa kanila at as long as maganda rin yung pagkakakuha. Diba maski cellphone lang pwedeng-pwede tayong mag-edit. Katulad ngayon mga ka-promdi, meron akong kontrata, napakarami kong kontrata about virtual closing program, no? Since elementary sila, since kindergarten, nursery, grade 6, hindi kailangan ng toga. Magpicture lang sila ng naka-uniform as long as maganda. Pwedeng-pwede na nating i-edit 'yan. Ang papalitan lang naman natin ay background at syempre, ire-retouch lang natin. So, ano pang iniintay natin? How to edit graduation picture for kindergarten and grade 6. Like, share, comment, and subscribe mga ka-promdi. Maraming salamat po sa inyong suporta. Patuloy po tayo nag-grow. At let's do this! So ngayon mga ka-promdi, nandito na tayo sa Adobe Photoshop, no? At una, dapat meron na kayong na-download na background. Yung mga backdrop na ginagamit natin pang graduation. Okay? Kung hindi kayo makapag-picture face-to-face, katulog ng sinabi ko kanina, pwede kayong magpadala ng mga pictures nila. So, kasi maganda rin yung kuha. Medyo close up lang din. Okay? So, control O. Or pwede rin tayong pumunta dun sa may file mga ka-promdi. File, open. Yon. So, mag-open tayo ng picture dito. Meron akong pinadalang mga pictures sa kanila eh. Yon. Nasaan ba yung magandang picture natin dito? Yon. So, tingin tayo dito mga ka-promdi. Yon. Nagpadala ako ng mga pictures sa kanila, no? At nasa na yung screenshot natin? Yon, there you go. So, halimbawa, ito yung picture na i-edit natin. Alright? Papalitan lang naman natin yung background mga ka-promdi. Halimbawa, kung magpapasid lang din kayo, make sure na magpakita na kayo ng sample para sa mga parents, no? Tapos, susunod mag-Control-N tayo para mag-open tayo ng new document. Control-N. There you go. Ang karaniwang size lang naman, inches, syempre, 8x10 para sa mga graduation picture. Yan. Tapos, syempre, resolution natin pwedeng 72, pero ang karaniwang ginagamit ko ay 300. Okay? So, yan na yung main paper natin, mga ka-promdi. Susunod, maglalagay tayo ng backdrop. Control-O. Tapos, hanapin natin yung dinownload kong backdrop dito. Yun. Napakaraming mga backdrop, mga ka-promdi, ang makukuha sa Google. Pwede kayong mag-search doon. Yan. So, gagamitin natin ngayon ang yan, ito yung backdrop natin. Ngayon, isa-select natin yan para ilagay natin sa main paper natin. Gamit ang ating marquee tool. Yan. Click nyo lang yan. Tapos, select ninyo. Yan. Control-C. Tapos, balik tayo doon. Control-V. Yan. Ngayon, para i-ano naman natin, transform natin. Control-T. Control-T. Yan. Shift. Bago nyo i-resize yan para hindi siya binat-binat. Lalong-lalo na sa mga pictures, mga ka-promdi. Okay, so halimbawa, yan na yung backdrop natin. Ngayon, balik tayo doon sa may image mga ka-promdi. Right? Balik tayo doon. There you go. Tatanggalin lang naman natin ang background nito. There are so many ways sa pagtanggal ng background. Pero ito, since hindi siya plain, kasi may brown, may ano siyang background, mamanumanuhin natin gamit ang ating lasso tool. Right-click nyo to, tapos punta tayo sa may polygonal lasso tool. Click natin yan. Gamit ang left click, i-drag-drag nyo lang. For example, select nyo dito, control A plus, control plus para i-zoom in natin. Left click, ganun lang, hanggang sa makuha ninyo. Para mas matansya nyo rin no, kung hanggang saan yung part na kukunin, o hanggang saan ano lang yung parte ng picture na dapat makuha. Yan. Move nyo lang ng ganyan. Left click lang to mga ka-promdi. So, hanggang doon. Left click, yun. Left click, yan.
hanggang dun sa pinakadulo para maano natin. Yan. Kung magpapasend kayo ng picture, mas maganda sa Gmail mga kapromdi para hindi siya pixelated. Yan. Control minus para i-zoom out natin. Ngayon, isasalubong natin to mga kapromdi sa kung saan tayo nag-start. Huwag dito sa baba sa taas. Yan. Control minus. Yan. Salubong natin. Yun. Isalubong na. Ngayon, i-unlock natin yung layer natin kasi ito yung layer natin. Double click. Okay. Ngayon, delete na natin. Kung ano yung nakaselect dito sa part na to, yan yung matatanggal. Delete. O, diba? Wala na siyang background. Siyempre, meron pang natira dyan. Tanggalin din natin. Gamit lamang ulit ang ating lasso tool. Yan. Yan. Okay, yan na. Salubong ulit natin. Delete. Alright. Make sure na i-unlock nyo muna to, ha? Yan. Ngayon, i-deselect natin. Gamit to. Tapos yung minus. Alright. Yan. Ngayon, select natin ulit mga kapromdi para ilagay na natin siya sa ating main paper or main backdrop. Ito, gamit ang ating marquee tool. Yan. Select natin. O, hanggang dito lang ang gusto ko. Yan. Control C. Tapos balik tayo doon. Control V. Alright. Control T para i-resize natin. Tapos pindutin ang shift ng matagal. There you go. As you resize the picture. Para hindi siya mabinat-binat mga kapromdi. Alright, there you go. Tapos na mga kapromdi. Ah, diba? Ganun lang kasimple ang pag-edit gamit ang Photoshop, no? Pagtanggal ng background. Para sa mga kinder kasi ito eh. Kaya hindi nila kailangan ng toga. Alright? Go to file. Save as. Tapos i-rename na natin dito. Sample. Tapos punta tayo dito sa may baba. Piliin natin ang JPEG. Ito. Yan. Lagay natin siya sa may pictures. Save. Progressive. Okay. Ngayon, i-open na natin siya mga kapromdi. Ito na yung sample na output natin. Nasa pictures. Tapos, hanapin natin dyan. Yan. Ayun. So, ito na yung sample na picture natin mga kapromdi. Diba? Napakasimple lang. Ay, ganun lang mga kapromdi. Maraming salamat po at sa lahat na mag-graduate at mag-moving up. Maraming salamat at God bless po sa inyo. Sana patuloy po kayo sa pag-aaral. Maraming salamat mga kapromdi at hanggang sa muli.